Magandang araw mga kabakbakan. Maligayang pagdating muli sa ating channel. Inamin ng UFC superstar na si Conor McGregor na mas pinagtuunan niya ng pansin ang malaking bakbakan sana niya kay Pacman kaysa laban niya kay Dustin Poirier kung saan natamo niya ang masakit na pagkatalo. Habang sa kabilang dako na may sinabi ni Eric Morales na kayang patulugin ni Pacman si Ryan Garcia sa loob lamang ng dalawang round. Lahat ng mga mainit na isyong ito ay ating pag-uusapan. Pero bago yan mga kabakbakan, isang mabilisang shoutout muna kina Miguel Aristan, Leo Bilyones at Assorted Black. Maraming salamat sa suporta mga idol. Lubos nga ang pagsisisi ng UFC superstar na si Conor McGregor sapagkat ang matagal na nilang pinapangarap na boxing match kontra sa ating nag-iisang 8 Division World Champion na si Senator Manny Pacman Pacquiao na sana'y posibleng magaganap na ngayong taon ay sa isang iglap lang parang isang bula na bigla na lang nawawala. Inamin niyang sobrang pinagtotoonan niya ng pansin ang boxing match sanang ito habang naghahanda sa laban niya kay Dustin Poirier. Ilang linggo bago ang kanilang laban, nagsimula na sa negosasyon ang kampo ng UFC superstar para sa malaking bakbak kanila sa ating pambansang kamao. Subalit sa di inaasahang kinahinatnan niya sa laban ni Poirier, natamo ni McGregor ang napakasakit na pagkatalo sa pamamagitan ng knockout sa second round. Dati nang pinapayuhan ni Pacman si McGregor na mag-focus muna ito sa kaniyang laban bago nila pag-usapan at lansayin ang kanila sanang mega fight. Kaya ngayon ang pinakamalaking plano ni McGregor ay isang tabi na lamang muna niya ang boxing match niya kay Pacman at pagsisikapang makuha ang pangatlong pagtatagpo nila ni Dustin Poirier. At ipinapangako nitong ibubuhos na niya ang kanyang atensyon sa paghahanda upang siguradong makuha na ang panalo. Samantala sa kabilang dako naman mga idol, ipinahayag ng dating katunggali ni Pacman na si Eric El Terrible Morales na kung sakaling matuloy man ang bakbakang Manny Pacquiao kontra sa 22 anyos na si Ryan Garcia, hindi lamang nakikita ni El Terrible na mananalo si Pacman, kundi malaki ang kanyang tiwala na kayang-kaya patulugin ni Pacman ang batang Garcia sa loob lamang ng dalawang round. Dagdag pa niya ipinagsamantalahan lamang daw ni Ryan Garcia ang kanyang pagiging sikat, ngunit kahit kampiyon na daw ito, eh kailangan niya daw munang mas magpatatag pa. Sinabi din ni Morales mas gusto niyang makitang kakalabanin ni Pacman ang 4 Division World Champion na si Mikey Garcia sapagkat magkasing laki lamang daw sila physically nang hindi rin masyadong delikado kay Pacman. Nandyan naman daw sina Errol Spence at Terence Crawford pero sa palagay ni El Terrible hindi ito pipiliin ni Pacman sapagkat natural na malakas at malaki daw ang mga batang ito. Bagaman hindi pa natin daw alam ang totoong plano pero palagi namang ginugulat ni Pacman ang mundo. At hanggang dito na lamang muna ang diskusyon natin sa araw na ito mga kabakbakan. Pahingi naman ang mga reaksyon o komento nyo sa isyong ito. Maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik sa ating munting channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat palagi.